napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakay, humanin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po mga ka-DDS, mga ka-biyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto na naman tayo para man supalpal ng mga tulongges at tatsung vlogger. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Taw-raw. Ay, ito na naman sila. O, ito, PFPRRD. O, ex-president. Ex-president na si Europe, the former president Rodrigo Duterte ay nag-traidor daw di umano sa ating Pilipinas, sa ating bansa. Naku po. Ano pa yung nakalagay? Protect the Constitution, FPRRD. Pero nung ikaw ang pangulo, pinamigay mo sa China ang mga isla natin. Wow ha? Wow ha? Ha? Humpak ha? Tungtang na, banatan mo ha? Okay na, galit ka sa kurap, isa ka din. Ang dami mo kaya nakurakot nung nasa Iskonyan ka daw. Malita ako ha? Oo, sabihan mo, ano ba yan? Nakayon doon nakurap ha? Tapos nung hindi ka masyadong pinapansin doon sa Iskonyan, bah, bumaliktad. Tapos ngayon nagpuputak ka dyan ng dahil kay Ninyo Barsaga. Diyan ba yung picture niya, no? Ni BP Sara. BP Sara, yan din. So, panoorin natin. Ang haba ng video, ah. Topic na ito ay imbestigahan natin na maglalabas tayo ng mga ilang mga katibayan kung bakit. Imbestigahan daw. At lalabas ng katibayan, maglalabas. Kung tayo na, investigador ka na pala ngayon? Yan! Akala ko yung ano ka lang, ah, mandurugas ka lang, ah. Imbestigador ka na pala ngayon? What the heck? Okay, panoorin natin. FPRRD ay nagwawala. Yan, shoutout din kay Kuya Rod Samson, nanonood siya. Ngayon po, wala tayong kamalay-malay. Anong panahon ni FPRRD, tayo po pala ay nabenta na. Alam, parang tayo pala ay naipagkaloob na o parang tayo isang dalaga na ikinasal na o ano ba Hello? Tawag doon? Meron tawag doon eh. Yung, Puntang yun naman, maglo-logic ka na lang, takatanga ka pa. Isang dalaga na pinagkasundo sa isang lalaki at kinasal nang wala siyang alam, ganun ba? Ano ba tawag din? Sabi sa'yo, kapag ano eh, kapag hindi kaya ng utak, pahinga eh. In-engage mga magulang nang wala tayong kamalay-malay na pagdating ng FPRRD, tayo po pala ay nabenta na. Parang tayo pala ay naipagkaloob na o parang tayo isang dalaga na ikinasal na o ano ba tawag doon? Meron tawag doon eh. Yung parang in-engage na ng ating mga magulang nang wala tayong kamalay-malay. Na pagdating ng panahon, magugulat tayo, ikakasal na lang tayo sa isang tao na ayaw natin. Ganun ang nangyari. Pinagkasundo. Ako, galing na Kuya Erwin. Shoutout ako, Kuya Erwin, ha. Thank you po. Thank you sa... Palipad. Sali dito sa ating... palipad naman dito. Napagtanto ko kahapon, eh. Sabi ko, lang nga ako. Kaya kahit medyo malat po ako, medyo... Oyo, kasalanan pa namin na medyo malat ka. Eh, gago ka pala, eh. Met maya live mo. Wala namang katuturan yung pinagsasabi mo. Sabi mo, bakit kita nare-reaction? Wala, trip ko lang. Gusto lang kita pag-tripan. No, tsaka i-correct yung mga pinagsasabi mo. Sabi mo, may ebidensya ka, pakita mo.
ng ating katawan, ang timpla ng ating katawan, sabi ko hindi ko ito i-vlog, ilalive ko to. Dahil ito po ay importante na mahimay po natin yung mga gusto kong ipakita sa inyo na ebidensya kung bakit itong si Digong ay pilit na nagwawala at sinisira po ang ating Pangulo sa international scene. Ha? Kumbaga, sabi nga nito si Kuya Ninyo Barsaga, etong si Kibuloy, kaya ito sumuporta kay PBBM noong nakaka-election kasi... Utay lang! Akala ko ba may evidensya ka? Sasabihin mo, ayun nga, sasabi ni Kuya Ninyo Barsaga. Takay na, copy-paste ka rin. Nung rin kumukuha ng idea kay Kuya Ninyo Barsaga. Ikaw talaga, hum po. Hum, tamag na, hum. Siyano ka ng ano, hindi na mo, lubog na lubog na, no? Iisip ni, netong si Kibuloy, na kapag kinukumampi siya kay PBBM at kung sakali na magkaroon po ng pagkakataon na itong si Kibuloy ay huhulihin na ng FBI o ng kung ano man na huhulihin siya. FBI? FBI. Forces FBI. Forces... biological FBI investigator, ganun ba? FBI. Parang ngayon ko lang narinig yun . Huhulihin si former president ng FBI. Ano yun? Iniisip nitong si Kibuloy na si PBBM ay magiging katulad nitong si Robin Padilla na tumitingin sa tanaw na pagtanaw ng utang na loob sa paggamit ng private jet o helicopter tumatanaw ng utang na loob kay Tatay Digong si ano na gulo. Tapos, private jet. Ano? Ilya, na tumitingin sa tanaw na pagtanaw ng utang na loob sa paggamit ng private jet o helicopter. Kumbaga, utang na loob ang pagaganahin ni PBBM. Pero hindi po . Si PBBM po ay isang matuwid at patas na leader. Kasi kapag ito po ay naging katulad ni Robin Padilla, kunwari ikaw ay presidente, tapos meron pong i-investigahan tao. Acting pa ang putang ina. Tapos sasabihin ng presidente, kaibigan ko yan . Kumalaban yan sa mga NPA. Pinahiram na ako, chopper niya. Kahit nga kayo naman hindi ako siningil yan . Siyempre, teka, wala pong magiging kinabukasan ng ating bansa at nang mangyayari po ay kompanyero system ang mangyayari at puro pagtanaw na lang po ng pagtanaw na lang ng utang na loob ang mangyayari. So kapag kaibigan ng Pangulong ganoon, di ba, lalaki ulo niyan at syempre magiging ano po yan, magiging mitsa po yan ng inggitan, magiging mitsa po yan ng hindi pagkakapantay-pantay. Nasa na ebidensya, puta na, puro kadakdak niya, wala hanggang ngayon, wala pa rin yung ebidensya na sinasabi mo. Naantok na ako sa'yo, Ayaw niya noon na kumandidatong senador, magre-retiro na daw siya. Ngayon, hindi niya sinuportahan si PBBM, wala siyang pinroklaman na susuportahan noong 2022 election. Wala, pobo lang. Wala daw. Bakit? Nung panahon ba na yun? Yun yung panahon na natulog ka? Kaya hindi mo alam, ha? Makumpak!
Ay, yung mga panahon na, na ano ka na, panahon nung sinuporta ni Tatay Digong si BBM, eh, tulog ka. Tapos ngayon ka lang gumising kaya wala kang alam. Ganun ba yun? Alak ng teting itong mga vlogger nyo. Pagkos na nahimik siya. Ah, puro pahaging kaya kaya PBBM ang kanyang ginagawa. Puro matataling haga na ang nagiging... Puro matataling haga na hindi mo maintindihan. Dahil isa kang dakilang tanga. Hindi niya na maintindihan. Paano mo maintindihan? Tanga ka nga. Kaya nangyayari ay meron pong mga vlogger at meron pong isang katulad ni Panelo at nitong si Harry Roque na taga-trans... Vlogger ba si Panelo at si Harry Roque? Ang alam ko kasi si Harry Roque, attorney. Si Panelo din, 'di ba? Parang attorney din 'yon. Hindi ko kasi masyadong kilala 'yun. Vlogger na pala sila ngayon. Okay? Late ng mga matataling haga na ano na salita. Napit ko pa si talaga yung mukha mo diyan, ha. PBBM, yung FPRRD, yung mga sinasabi ni PRRD noon, kumbaga mataling haga, ina-translate na lang ng mga PRRD noon. Akala ba si BBM? Kuhan niya. Kahit na hindi naman yun ang ibig sabihin. Ngayon po, kaya pala itong si FPRRD ay ayaw suportahan si PBBM noon dahil alam niya na si PBBM po ay hindi po kakampi sa China, hindi po kakampi sa Amerika. Ang atin pong Pangulo ay gitna lamang. Hindi katulad ni FPRRD, kauupo pa lang sa pwesto, bago pa lang na namumuno, kumakampi. Gitna pala eh, ba't nung binalahuran ni, yung binabalahura ang mga Duterte, wala siyang sinabi, wala siyang ginawang aksyon. Nasamantalang nasa kanya yung kapangyarihan na para gumitna at sa dun sa nangyaring gulo. Tapos umabot pa sa ganito. O asan ang ano dyan, tinatawag mo na gumitna? Asan yan tinatawag na naging neutral siya sa kampo ng mga Duterte at kampo niya? Sabihin nyo, sila pa yung ano, sila pa yung tinatarantado ng mga Duterte. Eh di wow. O sa China. Malinaw na malinaw yan. Kakaupo pa lamang niya, kumakampi na siya sa China. Ito po yung video po natin para magkaroon po tayo ng patotoo. Okay, in an interview with Chinese state-run television CCTV, Philippines President Rodrigo Duterte talk about his plans to pull his country away from the U.S., a long-time military ally, to pursue a stronger bond with China, which until very recently the Philippines saw as its main security threat in the South China Sea. Oh, teka, abante na natin kasi mayroong ano yan, yung ganyang tambol. Or, it's a defining moment. Yes, of my presidency to open frontiers of friendship and cooperation, enhancement when old relationship between our two countries. Wait lang, may naalala lang ako. Sinusumbat nila lagi na yung hindi daw ano, hindi daw ano, hindi daw ano mo tawag dito? Hindi daw si Pangulong si former President Rodrigo Duterte ay isa daw pong ano, kumakampi sa kaibigan. Oo, totoo yan. Alam niyo kung bakit? Nung may nalaman nga siya kay Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba, pinagtakpan niya. Para lang 'wag mapahiya at wag malaman ng tao. And some dark spots in the relationships, or better say, you might call it gray areas. So we want this totally erased and
I want to establish a more cohesive, a stronger bond between China and the Philippines. Okay, Washington and Manila signed a defense cooperation agreement in 2014 amid escalating tensions between China and the Philippines over the control of a rich fishing area in the South China Sea. Ayan, ha? 2014, nakipagkasundo tayo. President Duterte has been putting that alliance into question. Ah, ayan po, ah, ayan po ang sinabi. A lot of countries now, well, America is one, even when they say that all the nations with the UN is by my side, and I said, if Russia is a third world war, what would be my point in insisting on the ownership of that body of water when the world is exploding? The only hope of the Philippines, economically, I'd be frank with you, China. I must be frank. I must be honest enough to say that we need your help. Ayon, oh, di ba? Mr. Duterte is on his first state visit to Beijing this week. Ayan. Ayon ang sinabi ni Ana. Ni Duterte, the only hope of the Philippines economically, I'd be frank with you, is China. China daw po ang nataang nakikita lamang niya na makakatulong sa atin economically. Ngayon, ano po yung economically na naging tulong ng China? Pogo. Pinapasok ni Duterte ang Pogo. Ngayon yung pong Pogo, sabi, marami daw pong Pilipino ang magiging mabibigyan ng trabaho dito sa Pogo na ito. Pero alam niyo po, ang mga Pilipino po, mga IT, mga kung ano-ano nga, kumbaga, mga accountant, hindi po naging tauhan ng Pogo kung maraming Pilipino ang naging tauhan ng Pogo. Ang nangyari po, ang mga Pilipino po dyan, cook, security guard, katulong, tagalaba, cleaner, ng mga kwarto, mga tinitirahan, mga building. Paro naman kasi sila magiging IT, magiging computer technician diyan sa Pogo. Eh kung yung alam nila ay pang labandera lang. Ang bobo mo rin eh, no? Kaya pinakinggan muna kita bago ako magsalita, ha? Tsaka sinasabi mo, ba, yung about dun sa isa sa ang China sa makakatulong sa bansa natin. Oh, bakit ano ba yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Pupunta rin naman siya sa ibang bansa para makapag-ano. Ah. Ganyan din naman yung ginawa ni Tatay Digong. Ah. Bobo ka ba? Pupahan ng mga pubuhab. Yan po ang katotohanan yan. Ngayon po, punta po kayo ng YouTube. Ako po ay nananawagan sa mga nanonood sa aking Pinkuling FB page. Wala po talagang viewer dyan, pero lagi po ako nagla-live dyan dahil nga po, para malaman po ninyo na buhay pa yung aking FB page. Halip, nabuhay ka pa pala. Dito po kayo sa YouTube. Dito po ako sa YouTube app o sa aking YouTube. Na, puro magpo-promote eh. Lipat po kayo sa YouTube. Diba? Ako po yung taga Negros Oriental at sumusuporta sa atin. Panood po kayo ng mga vlog ko. Ako po ay naging pugad ng prostitusyon, naging pugad po ng mga sindikato, droga, human trafficking. Wow! Over na yun ah! Droga, human trafficking, etc. etc. Ayon sa mga banatan mo, makumpak ah! Kasi na OA na yun ah! Smuggler, di ba? Yan po ang nangyari. So, hindi po nakaganda ang Pogo dito sa ating bansa. At katunayan nga dyan na hindi po maganda ang Pogo ay pinasara po ng ating butihing Mayor Vico Soto ng Pasig City ang lahat ng Pogo Hub sa Pasig. Dahil nga po, ito ay pinagsisimulan lamang ng mga krimen. Oh, si Vico Soto na naman pala dito. Pero doon sa ginawa ni Vico Soto, okay naman yun, walang problema. Eh, ang tanong... Eh, ba't yung ibang mga politiko, hindi mo questionin, ba't hindi nila pinasara yung Pogo sa mga lugar nila? Ayun po, etong si, ano, si FPRRD, maliwanag dito na parang pinabigay niya na po
pinamigay niya na po ang West Philippine Sea sa mga Chinese, ba? Bakit? Saka pero, anong connect ng Pogo sa West Philippine Sea na pinamigay siya, sabi mo? Anong connect doon? May ebidensya ka ba at katibayan na may ano na na pagmamay-ari na ng West Philippine Sea ng China ang West Philippine Sea? Pakita mo kung meron. Tingnan niya dito, even though they say that all the nations would weigh in by my side. Okay, and I said if it causes a third world war, what would be my point in insisting on the ownership of that bloody water? So parang ito po, sinasabi natin si FPRRD matapang. Di ba? Matapang, walang kinakatakutan. Pero takot po siya sa China. Yung tuta siya. Paano naging takot at paano naging tuta? Eh, una-una ang pinag-uusapan dun yung makakatulong sa bansa. Bobo ka ba? China, at eto nga po, alam niya na ang lahat po ng bansa ay kumbaga kakampihan siya, Australia, Amerika, kahit ang Japan, kumakampi po sa kanya, kumakampi sa atin. Diba lahat po ng mga malalaking bansa, kinikilala ang UNCLOS, ang desisyon ng UNCLOS sa West Philippine Sea na atin yung West Philippine Sea, hindi sa China, pero hindi po pinaglaban netong matandang to na nagkakandautan-utan na at tingin ko ay ano po ito, na mad stroke sa kanyang talumpati noong last day ng rally para po sa isang manyakis at nanggagahasang religious leader. Ano na, paano na-connect yun dun? Tapos parang inihiling mo pa parang na mild stroke daw si Tatay Digong. Kagaguhan, no? May barat lang na mabigat-bigat eh. Mabigat na ba yun? Ha? Na pinapanalangin, parang pinapanalangin mo na atakihin ng mild stroke si Tatay Digong eh. Ba, ayos ka, no? Wala ka bang tatay? Wala kang tatay? Wala kang ano? Oo. Oh. O baka nga mas mauna ka pa kay Tatay Digong eh. Oh, sa totoo lang, baka mas mauna ka pa dun. Mamaya, kaka-high blood na high blood mo kay Tatay Digong, atakihin ka rin dyan. Po. Ito yung mga vlogger, no? Alam nyo kami, hindi kami nagsalita against to Bongbong Marcos. Kung ano yung pinagsasabi. Sila, grabe eh, no? Tapos yung about to kay Pastor Apollo Quiboloy. Baka mamaya pag kinasuhan ka nun, sasabihin mo, baka maging malamaring Janet ka. Hindi nyo na po ako, makikita muna or matatagalan. Baka eto na po ang last na live ko. Baka eto na po ang last niyang pagkikita natin. Baka pag nakasuhan ka, ganyan ang sabihin mo, tanong sasalita ka ng ganun kay Pastor. Samantalang wala ka pang sapat na ebidensya, ba't naging guilty na ba siya? Guilty na ba siya? Inatulan na ba siya? Hindi pinaglaban ng isang Duterte ang ating mga katubigan. Gayong, noon po, siya po ay nangangampanya. Meron po isang, mangingisda from Pangasinan. Ang sabi ng mangingisda from Pangasinan, Sir, ano po ang may tutulong ninyo sa aming mga katulad naming mga mangingisda? Para po. Alam nyo to si Makumpa, kumukuha ng idea to kay Risa Ontiveros. Diba ganito din yung mga sinabi ni Risa Ontiveros about BP Sara at Tatay Digong nung pumunta sila ng prayer rally sa Liwasan Bonifacio. Ganito yun eh. Kinopy-paste mo din? Sinulat mo lahat ng sinabi ni Risa Ontiveros tapos isinalaysay mo dyan? Ba, pagkagaling. Itang inang yan. Maproteksyonan kami habang kami nangingisda sa West Philippine Sea. Sabi ni Duterte,
mag-jet ski siya doon sa West Philippine Sea. At lalagyan daw niya ang airport ng mga China para po ipakilala na ang West Philippine Sea ay atin. Yun pala, ang tawag ni Duterte doon ay isang bravado o isang joke lamang. Pirmo nangangampi. Eh, gago ka pala eh. Eh di kapag nag-jet ski yan doon, di pinagbabaril yan. Tapos sa mismong airport pa ng China. Ay bobo. O ikaw, babalik ko sa'yo. Total, tanong ka ng tanong. O, asan na yung pinagyayabang ng Pangulo mo na about sa 20 kilo ng bigas? O ba't ngayon wala pa rin? Eh ba matapos na lang yung termino niya, baka si BP Sara pa ang magpatupad niyan. Bobo rin eh. No, sino kaya tangang gagawin yun? Tanga-tanga. Saka saan yung sinasabi mong kinausap na sinabi ng isang mangingisda? At wala, ba't hindi mo pinakita niya? Nababa ng video mo, wala kang pinakitang ganun. Ikaw ay titimbangin ng taong bayan. Ngayon, lahat ng sasabihin mo dyan, seryoso ay ng taong bayan eh. Ngayon, kung ikaw, kung katulad mo yung mga taong bayan na natatanga-tanga, eh, siseryosoin mo talaga. Eh ngayon, sineseryoso mo nga eh. Oh, kung katulad mo, maniniwala talaga. Tsaka ito, kilala natin si Tatay Digong sa mga mapabiru niyang ano. Biruy mo, mag-jet ski siya papunta dun sa airport ng China. Ah, di pinagbabaril siya dun. Bobo rin eh. O, Aber, ito, tanayin ito. Sinong presidente yung gumawa ng ganun? O, bakit, ba't ayaw mong tanongin si Pangulong Bongbong Marcos kung kaya niya bang gawin yun at or kung gagawin niya ba yun? O, siya na ngayon yung nakaupo. O, ba't ayaw mo itanong? O, Pangulo, total, sinusuportahan ko naman po kayo. Total, hindi naman po nagawa ni sinasabi mong matanda na may stroke na. Na si Tatay Digong, eh, baka mas mauna ka pa. Na ganito po, gawin nyo po sana ito, na mag-jetski po kayo, magdala po kayo ng bandera, pumunta po kayo sa airport ng China. O ba't ayaw mong ito iutos yan dun? O, ay ba't mo kay Tatay Digong pa rin? Siya pa rin ba presidente mo? Pag-aalataan ka eh. Sinabi mo na yon. Na ikaw ay mag-jetski at sabi pa ni Duterte lahat daw nang naniwala doon ay stupid. Ibig sabihin, ginago mo ang lahat ng mga Pilipinong naniwala sa'yo. Putang inang. Ginago na agad? Pag bobo talaga, no? Banat bay, no? Yung bata mo dito, no? Ay, hindi ko alam talaga kung bakit mo naging bata to, sa totoo lang. Ah, hindi pala bata. No, bali nagpapansin siya pala dun sa vlog, sa live nyo para ma-support siya. Oh, but kaya tangina. Sino kaya ang tangang maniniwala dun? No? Mag-jet ski ako papunta ng West Philippine Sea at yung bandera dun. Tanga ka ba? Eh kung gusto mo, ikaw nga gawin mo. Oh, iutos mo nga sa presidente mo na sinusuportan mo kung talagang totoo yung suporta mo sa kanya. Kung talagang totoo yung suporta mo, ipagawa mo yung sinasabi ni Digong dati. Oh. Bobo lang. Halimbawa, magbiro si Presidente Bongbong Marcos. Sabihin niya. Halimbawa, may nag-interview. So, halimbawa ako nag-interview. So, ano, Mr. President, kaya nyo rin po bang gawin ang sinabi ni Tatay Digong dati na pabiro na magjijetski siya papuntang West Philippine Sea, papuntang sa airport ng China. Alam mo na sabi ni President Bongbong Marcos? Kagaguhan yan. Sinong presidente gagawa niyan? Edi binaril ako doon. Edi si BP Sara napapalit sa akin bilang presidente agad. Diba? Sino nung... Kami, kahit kami, hindi rin kami nanood dun. Sino tangang gagawa nun? Tsaka ito pa pala. May content ka dati dun. Natuwang-tuwa ka dun. Ba't binabali mo ngayon? Ano yan? Makumpak versus makumpak?
pagtatanggol mo ang West Philippine Sea. Hindi mo pala kayang ipagtanggol ang West Philippine Sea at ipapamigay mo lang ang mga isla diyan. Bumanat ka pa na ikaw ay magje-jetski doon. Kaya pala ang mahal ng mga galumbong sa palengke, ng mga puset, ng mga tuna, ng... Putang ina, bakit si Duterte sisisiin mo? Siya na ba ang presidente? Hindi na, iba na. Iba na presidente. Baka tulog ka pa. Uy, makumpak, baka tulog ka pa, gising-gising. Sabi niya, ba't daw ang mahal ng galunggong ngayon? Isda, kung ano-ano, karne, manok, ganun. O bakit? Si tatay digong ba ang ano? Si tatay digong ba ang presidente? Doon mo isisi yan sa presidente ngayon. Bobo. Tilapia, galunggong, kasi mas pinili mo na ipamigay ang West Philippine Sea, hindi mo tayuan yan. At so ibig sabihin pala no, yung isda nandun lang sila sa West Philippines, hindi sila lumalangoy no. Hindi sila pupunta rito sa atin. Doon lang sila, nakafix lang sila doon sa mismong West Philippines. Bobo talaga. Hirap ang mga manging isda. Mga ano, ang mga Chinese fishing vessel. Tonelada po ang kanilang nahuhuli na isda dyan sa West Philippine Sea. Samantalang yung mga manging isda natin, mga Filipino fishermen, bukod sa makikipagpatintero sa Chinese Coast Guard, bukod sa makikipag... Natakbo ba ito ng mayor? Ito ba tawag doon yung sa ano, boya, yung mahabang tali na mayroong mga nakasabit na parang bilog na bola? Bukod sa makikipagtumbang preso, makikipagharangan taga, kapag minalas-malas pa, sasagasaan at bubombahan pa ng tubig ng Chinese Coast Guard. Mm. Tapos ang mahuhuli, 16 kg na bigas. Bigas sa dagat. Imagine ninyo, 16 kg, bumiyahe ka ng pagkalayo-layo, ang makukuha mo lamang na isda, 16 kg. Ano ngayon ang gagawin? Natimbang mo ba yung nakuha ng isda, ay yung manging isda? Oh, syempre, gumastos ka dyan. Ah, okay, syempre daw. Yung lahat ng danger na pinagdaanan mo. Danger? Manging isda. Pagbalik doon po sa Pampang, yung dala nilang isda, sa halip na 100 lang. Ang tayo mo, damang kwento na. Nakaka-boring ka ng panoorin. Alam mo, Makumpak, tanong mo yan sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dapat kay Tatay Digong kasi tapos na yung termino niya eh. Hindi mo dapat itanong yun. Ha? Oh, siya na yung presidente ngayon. Ano yun? Ipaglalaban pa rin ni Tatay Digong ang West Philippine Sea eh, kahit hindi na siya yung nakaupo. Eh kabastusan naman yung sa ating Pangulo. Sinasapawan siya, sasabihin nyo. Sinasapawan ni Tatay Digong ang ano, ang tawag dito, ang ating Pangulo, ganun ba? Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Kung tayo na ito nga, ito galit sa kurap daw di umano eh, no? Pero siya nga kurap. O yung mga ano, yung mga kinurakot nyo, ng mga sa Bantag, sa FLM, sa ano pa ba? Sa isko, yan, daming ano, oh, nagreklamo sa inyo na, oh. Mga t-shirt. So, yun, mga kabiyaya, mga DDS, alam nyo, kinorek lang natin yun kasi hindi na yung tama na sinasabi. Pero, talagang iba yung vlogger na mga DDS tsaka sa BBM, no? Kasi sila nangihiling, inihiling nilang mamatay na si Tatay Digong, eh. Kaya naman narin lumalabas sa bunganga nila, di ba? Tama ba yun? Huwag ka dapat humiling ng gano'n kasi baka mauna ka pa. So yan, hanggang dito na yung video natin. Anong magiging komento nyo sa mga na panood nyo at narinig? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at 5 pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video
araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye.